Mas exciting na katrabaho niyo isa't isa? Pag may project kayo, mas boring or mas na-excite kayo? Kasi syempre, magkasama na kayo lagi. Tapos sa work, ayan, magkatrabaho kayo. Mas, tingin niyo, mas boring or mas exciting? Bakit po ganun yung question? Baka mag-aaway po kami. So, mas nagiging exciting ba na mas katrabaho niyo isa't isa? Or, yun, yung parang na-extend syempre yung magkasama kayo. Parang ganun. So, paano mo, ano yun, mas na-excite ka ba na arte naman tayo ngayon in front of camera? Ayun, yun yung tanong. Honestly, kami ni Je, when it comes to work, very open kami, no? I mean, there were projects na, like for example, hindi ko nalang pangalanan kung anong movies. May mga movies na in-offer din po ako, like kunwari kung gusto ko rin makasama sa movie niya. Tapos meron din akong ginawang movie na kung si Jet din, di ba? Pero meron din po kasi kami na we would talk to our management. Sasabihin namin na parang dyan sa movie na yan, parang mas si Jet naman yun na, di ba? Tapos meron din si Jet na ganun. Kasi there are, kami we are very lucky because we have a management na nag-guide po sa amin. And yung kung ano po yung gusto nila at sa tingin nila ay kailangan namin gawin. Ina-explain nila sa amin kung ano po ang sa tingin nilang bagay sa amin at kung ano rin po yung gusto namin bilang artist. Okay. Open po kami. Open ako kay Boss Vic dun eh. So in terms of kung boring or exciting pa rin kami mag-work, I won't say that it's boring because we treat every project as if it were still in theater. So, ganun po kami mag-aaral ng script. Ganun pa rin. We do script analysis and all that. So, it's still a challenge for us. Yes. So, sa aming dalawa ni Gerald, there is no small roles and there are no roles na ba picho-picho mo lang siyang gagawin. Kahit tumayo ka lang dyan at puno ka, aaralin namin kung paano tumayo. So, lalo na po ito kasi mentor ko siya. Senior ko po siya. Mas matanda po siya sa akin eh. Sa teatro. Hindi, sa teatro, baby. Sa teatro. So, nakikinig po ako sa kanya. So, ayun po. Okay. So, hindi po boring. It's challenge. It's more of challenging and exciting. Yes. Si Gerald, ikaw? Exciting. Kasi parehas kami sa sweldo. Okay, tama. Pinishare kami sa bill. Diba? Para parehas kami may pera. So, walang makakalusot. Oo, excited kami agad. Kasi by the next month, walang magsasabing ikaw muna, parehas tayo ang susweldo. Oo, hati tayo dito. Excited. Totoo yun, hindi ako nagjo-joke. Tapos, tama, hindi boring. Kasi pag nagtatrabaho kami, lamang yung take eh. Lamang yung eksena. Pag nasa eksena, ibang karakter kasi yung... Yes. So, iba yung sensibilidad ng kausap ko pag kahit siya yun. So, laging iba. Okay. Actually, basta iba yung project, laging exciting. Kasi hodang same cast pa to. Uh-huh. Like, kahit si Ate Candy, ilang beses namin naka-eksena sa iba't iba. Iba pa rin yung ibibigay niya eh. So, laging exciting. Okay. Ako, may gusto ko lang po kayo dagdag. Oh. Wala lang. Gusto ko lang i-share. Okay. Pag kasi kami ni Jet nga nagtatrabaho, I think, ang swerte ko lang kasi katulad niya yung kasama ko sa buhay at saka na ka-love team in a way. Kasi hindi talaga mahahalata ng mga katrabaho namin na may nangyayaring pag-aaway or anything. Like, may ginawa kaming pelikula before na hindi alam ng lahat na nag-break kami in between. May ginawa kami, ha? Sabihin ko, no? Ikaw at ako at ang ending. So, nag-shoot kami. Kasi syempre, in between, no? Wala lang, share ko lang sa inyo. Ang tagal naman na nito, eh. During pandemic po kasi. Adjustment. First time din namin magka-live-in ni Jay. So, yung mga problems namin bilang mag-jowa, nagkasama-sama, nag-piled up. So, hindi namin siya talagang Nag-break kayo pero may bed scene? Ito na nga, kaya nga ikikwento ko, di ba? Huwag kang ano. Ganito kasi yon. Okay. So, edi po, nag-ano kami. Gusto nyo to, di ba? Yes, sulat nyo to. Ito. So, first time namin magka-live-in. Lahat ng problema namin, hindi namin siya magpagtuunang pansin na
pag-usapan kasi kailangan namin kumita. Kailangan namin magbayad ng bills. Kailangan namin mag-work. Eh yung ikaw at ako at ang ending, nagkataon pa, best friend namin yung mga nandun. Direct namin, direct Irene. Hindi namin sinabi din kay Irene, di alam ni Irene to. So, ang nangyari niya, location namin sa... Saan yung location natin, babe? Sa Ilocos Norte, sa yung dulo ng Pilipinas. Pagudpud. So, nag-away kami. Nakastay kami sa isang, ano doon, cottage. So, nag-away kami doon. Away. Break na tayo! So, nag-break kami. Tinignan ko yung sequence, guys. Hook bed scene kinabukasan. Okay, paano natin ito gagawin? Mag-aamin lang kami na mahal namin isa't isa. Kasi drama kung talaga yung kawat-takot ang ending eh. Drama. Ito kasing si Jay, hindi po kami nakakatulog nang hindi kami nagiging okay. So, naging okay naman na po kami after nung bed scene na hindi naman sa camera. So, stress. Wow, charin. TMI. So, basically, naayos naman po namin yung aming problema, pero walang nakakaalam. Kinabukasan nun, okay kami. Tapos namin yung movie. Ngayon lang namin nasabi. So, ganun po kaming dalawa ni Gerald mag-work. Kasi nangyari na po siya before, kahit Rock of Ages days. So, we had to fall in love all over again on stage without the people knowing that there is something happening off stage na ayun. Okay. Ayun po. Maraming salamat. Thank Ay, you. May trivia. Thank you very much for your question. That was Jeff Fernando of Daily Tribune. Up next, we have G. Trilliana of Malaya. Good evening for Direct. Alam naman natin na may Korean Wave, tapos maraming Pilipino na fans ng K-pop. Ito ba yung dahilan kung bakit niyo po naisip gawin ng movie? To be completely honest, this movie was scheduled talaga 2022 before I do Made in Malacanang. Before ko po gawin yung Made in Malacanang, this was parang dito was announced sa vision ng Viva. Dito? No, it was not here. Sa ano? Cubao. Somewhere in Cubao. Novotel. Sa Novotel. Sa totoo lang po, before Made in Malacanang, dapat sinushoot na namin yung soulmate, yun nga lang, hindi kami nagkaroon ng chance ni Kim. With Gerald, the communication is, you know, it's a little different with Gerald because, I don't know, of course, there's still a man in me, and si Gerald naman, lalaki. So when we chat, it was very casual. Jay, kamusta kayo ni Kim? Something like that. But I can't remember what happened during the election. Medyo nagka-gap kami ni Kim eh. No? Parang medyo, because she was supporting the color of your table, I was supporting the color of the carpet. So, bawal na mag-itin eh. So, hanggang ganun lang. Color lang tayo. So, ngayon. So, ako naman, sabi ko, paano ko kaya sila kakausapin? So, it was, a Del Rosario issue. It was an issue for the bosses way back 2022 kung paano kami mag-work together nang hindi kami nag-uusap pa. No? Because a lot of Kim's friends are not my friends. It's like that. So, hindi ko alam paano kami mag-uusap nun eh. So, yung project na Soulmate, 2022 pa sana siya, na-move hanggang sa, it was the birthday of Boss Vic yata. Same year, 2022 ba yan? 2023? Kasi wala nang GCP. Ayo, 2023 na. It was, yeah. No, 2022. The birthday ni Boss Vic, it was November ba yan? Birthday ni Boss. Okay. Doon kami nagkita-kita, tapos parang all of a sudden, sabi lang sa akin ni Boss, pumunta ka na to break the ice para hindi na kayo awkward ni Kim. Nung pumunta ako, sira ulo talaga ako, naka-pink akong pumunta sa birthday ni Boss Vic. Naalaman ba yun? Sa Greyhound. Doon kami nagkita for the first time after the elections. Parang 2021 yun eh, nakat yung
relationship namin, nanood kami ng Spider-Man, nanood kami ng pelikula eh, we're really tropa. Nanood kami ng Spider-Man sa podium. After nun, nagpahapyaw lang ako. Sinabi ko lang sa kanila, Kim, Je, parang hindi nyo magugustuhan yung susunod kong mga gagawin. Tapos sila, bakit, bakit? Ganyan, ang saya-saya pa nila. Tapos, cut to, nandun na kami sa campaign period. Hindi na kami nagkaroon ng chance na makapag-usap. So, hinintay talaga ng Viva na mabreak yung ice. It just so happened na 2024 na kami naging okay with the schedules and all. Pero I never recalled na meron akong sama ng loob kay Kim. Wala akong, ewan ko lang sa kanya, pero ako, wala akong anything. So, the project was meant to be done 2022. But up until now naman, meron pa din kay Wave eh. Meron pa rin namang sobrang hilig sa K-drama, sa ganyan. So, I really think it's time to show the Filipino viewers kung ano yung nagugustuhan nila sa K-drama with, you know, a touch of Filipino artistry. So, ang ginawa namin dito, binaboy talaga namin lahat ng mga, lahat ng K-drama moments. Sa Tara ba to? Yeah, kinda. It's a little mix of everything. But it's more of showing yung length and yung dexterity ng pagganap ng Kim Je. Kagaya na sinabi ni Kim, iba-iba naman yung galaw nila dito. Even with Ate Kens, with Miss Isay and Ate Marnie, lahat naman nag-contribute sila dun sa pagka-K nung pelikula, nung pagka-K-drama o K-pop nung pelikula. So I guess it was meant to happen this 2024 and it's all about destiny. Yan ang tingin ko. I'll just beg the indulgence na kasi mag-ask pa ako yung so when you reunited on the set, everything was ironed out na. Doon naman sa couple. Parang hindi masyado, I mean, no? Ang hirap. Sa totoo lang, alam ng prod yun, nung nagkita kami for look test. Before kami magkita, nagcha-chat na kami. Kasi ang huling chat namin was about Lenny and Bongbong eh. So, ay sorry. So ang huli naming chat was about politics. And Kim was saying, no, Kim was asking me, they really have to do this, they really have to say this. You know, I have friends, friend kita, I can't. She's really a friend, no? Mahiiyakan ba tayo? Basta ako, kaibigan ko talaga sila. So, yun yung huli naming ano, yun yung huli naming chat. Daryl, nasaktan mo yung kaibigan ko. Daryl, kailangan mo ba talagang gawin to? So, tinitignan ko yung, paano ko mag-hello? Kasi hindi ako nagre-reply sa ganun niya eh. Da, please. Ganun. So, ako alam, hello, mag-shoot na tayo. So, hindi ko alam paano. So ang nangyari, nag-chat lang ako kay Je, sabi ko, okay ba kayo? Can I call? Ganyan. So usap, nung nagkita na kami sa look test, we just hugged each other. Hindi pa kami nag-uusap. Ay, ba't ka umiiyak? Hindi pa kami nag-uusap. Nag-uusap na lang kami, parang konting Korea, pero nakapag-uusap talaga kami nung nasa Pilipinas na. Kasi, ma'am, it was very different for me, but it's very hard for them. Me, I don't mind being, you know, bashed if people hate me. I really don't give, you know. So, sila ganun eh, because they are really good people. So, they get affected most of the time. So, ako, hindi talaga. So, hindi ko alam kung paano ko sila kakausapin. Hanggang ang dami namin na pag-usapan na issue. Sa totoo lang, sa pag-uusap namin, si Ate Ken, si Ate Isay, naging wardrobe na. Sila na yung nagpapalit ng mga artista. Kasi ang tagal naming nag-iyakan kami dun sa shoot. In-explain ko sa kanya why I campaigned for these people, why she has to campaign with these people. It was very heartwarming because you get to understand your friend. Sa akin, hindi mahirap. But dun sa kwento ni Kim, kita ko talaga yung hirap niya eh, no? Having to be a Daryl Yap's friend in the midst of,
you know, showbiz people who are actually very known to be the color of our table. So, ang sabi ko, okay, sige, pakinggan muna kita. Hanggang sa inopen up ni Kim yung hirap. So, I guess she's the rightful one to, you know, to tell the story. But for me, I don't remember myself feeling anything bad for them. Specifically because I know na mas sila yung makaka-receive ng hindi magaganda. Kasi, ano eh, kilala ko yung mga nakasamaan ko ng loob sa showbiz, friends nila eh. So I'm sure sinasabi, Kim, Je, ba't naman ganyan si Daryl? So, sila yon. So, eto Kim. Eto na. Sa totoo lang po, ito po ang ano, kinakaba ko. Kasi alam ko kailangan ko siyang harapin. Paano ba? Ano ba, mama? Okay, so it was, okay, medyo kinakalma ko lang po yung sarili ko because it was very hard during that time because, sorry, wait lang. Kinakabahan ako talaga. I'm strong. Hello, meron nga akong inaway sa page ko kasi bastos dun sa page ko kahapon. Anyway, it was very hard, but ayun, kung yung question if, kung ano po yung... Everything was ironed out when you met. First time. Yeah. Tama yung sinabi ni Dae, nung look test namin, parang hindi namin alam kung wala, ano bang mangyayari. Parang tinatry na. Lahat parang, ano bang... Ready na ba? May mag-uusap ba about it? Kasi sa totoo lang po, wala sa amin eh. I mean, parang hindi sa wala. I mean, it was a very hard time for me. Oo. So, gusto namin kasi makapag-work ng maayos. Eh, alam namin kung paano kami magtrabaho, lalo na kaming tatlo, kaming apat, kasi lahat ng movies kaya namin, kasama namin din si Ate Candy. Oh my gosh! So, kaming apat, meron kaming paano ito natin ito gagawin? Eh talagang pag nagtatrabaho po kaming apat sa isang pelikula, gaguhan kami. As in, at saka lumalabas po yun sa mga eksena namin, which is a good thing kasi kailangan siya. So, meron kaming paano ba natin ito gagawin? Gusto namin din, meron na rin kasi sina boss sa akin na, Mag-usap na kayo ni Da. Tapos nagkaroon ng time na nag-message sa akin si Daryl. This was like months before ng look test. Merong, kay mag-aaway daw tayo. Yun yung message niya sa akin, ang random. So ako, ha? Siya sabi. Ayun, binagbabati kami ng mga boss, ng mga artista. Meron kami, hindi naman kami nag-aaway. Hindi, although he knows na hindi ako pabor dun sa mga pinagagagawa niya pong mga bagay-bagay. And I was very honest and open with Da about it. And ang dami kong questions sa kanya. But then again, I am the kind of friend wherein tinanggap kita eh. Kaibigan kita. I will be right by your side. Kaya kitang ipagtanggol. But this time around, I will not talk to you muna. Alam niyo po yung ganong klaseng kaibigan. So, ang hirap kasi during that particular time, a lot of people would ask me to talk because I am jowable. Wow, hindi niyo ko yun ah. And I have to say something and they know. They want you to be the anti-bonte. Yes. Tapos, sobrang laking issue niya nung lumabas kami ni Je doon. Tapos, mayroon kami, ayan, nag-aaway na sila, magsasalita na siya ng anything about it. Pero hindi kasi kami ganun as a person. I mean, we would explain kung bakit kami doon, but we will not, alam mo yun, yung, hirap magsalita. Pero kasi mas nandun po ako sa sobrang ipit na ipit po kami kasi parehong malapit sa puso ko eh. Diba? Yung mga kaibigan ko, tapos yung isang kaibigan ko na sabay kaming nangarap, sabay kaming bumaba sa stairs na yan, sabay kaming na-launch. Ang tawag ko sa kanya, Lord. Kasi may eksena sa Jomobo lang kinakausap niya si Lord, di ba? So ako yung Elsa niya. So ang hirap nung panahon na yun na gusto ko siyang yakapin kasi inaaway siya. Pero
pero gusto ko rin siyang sapakin. Ang hirap, di ko alam kung anong gagawin ko kay Da. Kaya this film is really special to me. It's really special to me. Aakuin ko na. Sorry. It's very special because nakasama ko ulit yung kaibigan ko na kagaguhan ko. Stop it! I already cried. So nakasama ko siya ulit kasi palagi ko ang sinasabi na ang daming hindi nakakaalam ng isang side ni Daryl na ako lang ang nakakakita. Kasi hindi nyo alam yung Daryl na sabay kong hawak yung kamay sa taas. Tapos bababa kami. Tatanggapin ba tayo? Tapos that happened and I cannot talk to him anymore. So it's hard. Wherein those, the people that I would want to hug also because I believe we have the same beliefs. Nag-start din ako doon. So it's hard. Gitna. So ang daming mahirap. So kaya important tong movie na to for me. So I'm not sure if I got to explain it. Yung from the breakup dun sa ikaw at ako at ang ending. Pagkatapos yung breakup naman yun. Opo eh. Di ba dapat masaya tong pelikulang ito? Ba't yung ko pinapaiyak? Ang ganda-ganda ko today. Pero just to let it all out, maswerte pa rin ako because, you know, Philippine showbiz is really a monster. And when you have friends like Kim and Gerald, you get to count your blessings more. Ang dami ko kasing kaibigan na artista din, na producers or director din na, nung panahon ng election, talagang nawala yung mga kaibigan nila. No? That's why ako, masaya pa rin ako kasi nadyadyan pa rin yung mga totoong kaibigan ko. I only have few friends in showbiz eh. Tapos lahat pa sila nasa kabila, no? Lahat nasa kabila. Itong katabi ko, pangilinan pa yung apelido. So ako, sabi ko, if we will remain as friends, it's a huge thing. Because a lot of artistas, they lost their friends. Halimbawa, umakyat lang dun sa kampanya ni ganito, kumanta lang, sumayaw, and iniwasan na, nagsolian na ng kandila. Pero sa amin ni Kim at saka ni Gerald, they tried to, siguro babalik ako dun kasi matalino sila. Yun eh. Kaya ako, I always tell people, especially when I talk to universities, when I talk to symposia, when I talk to workshops, anong klase dapat ang mga katrabaho, kaibigan, I always tell them, you choose your friends. You choose intelligent people, smart people. You don't have to explain them everything. So, napakaswerte ko matatalino yung mga kaibigan ko. Kaya, masaya rin ako sa soulmate because we get to reunite. I get to work with Miss Isay, with Ate Marnie, with this, of course, with Jobilin, kay Stanley naman sa main. So, even with Kid, my second movie, it all fell into place because I guess it's the right time to do it. And we are just so happy. Right after Jobable, Ang Babaeng Walang Pakiramdam, soulmate is really, you know, it's a God's gift dahil kung mapapansin nyo, wala pa si Gerald na matinong pelikula sa akin eh. Sa Jowa Ball, Bumbay siya. Sa Ang Babaeng Walang Pakiramdam, ngongo siya. Tapos dito naman, koreano siya. So sabi niya, kailan daw po siya lalabas sa pelikula ko na bilang siya? Sabi ko, hindi mangyayari yun. Kasi sasabihin ni Jeff Fernando, boring na siya. Diba? Kaya dapat iba-iba. So, ayun. I'm just so happy that I'm working with friends and new friends to that effect. Lalo na ako, super idol ko si Isay Alvarez, nakatrabaho ko na siya. Ayan. Ako gusto ko lang may dagdaga. Para lang din, sana wala lang questions about that or ano pa. For sure, meron po sa inyong nag-iisip or may ano na, kumusta yung friends ko that I'm working with Daryl again? Okay sila.
they're actually excited for the film. They know about this film. Sineshare nila, yun ang heart nila. They're proud of it. Yeah. Oo. They're still supportive of me and Je and of Da. Kasi tama yung sinabi ni Da na you have to choose your friends. And kami ni Je, we're lucky enough na tama yung mga kaibigan namin. Oh, tama na yun. Peace na tayo. Peace na. Thank you for being so honest. Ito naman thank you for everyone.